that redcross.org.ph. Ayan, tapos makikita natin dito, Mabuhay, welcome to the ECIF system. Pipindutin natin itong register. May makikita tayo, mga data privacy, mga important, ayan. Kung para maintindihan nyo po, basahin nyo po ito, ang mga important na to para maintindihan nyo po. So, dito na tayo sa personal information. Ilalagay lang po natin yung inyong apelyido, yung inyong pangalan, yung gitnang ngalan, gitnang apelyido, tsaka yung nationality. Yung nationality natin is Philippines. Ayan, Philippines yung ibutang natin, tapos yung birthday. Ilalagay nyo po yung tamang information po ninyo. Yung PhilHealth number, it's okay lang na wala. Tapos yung civil status nyo, kung ano kayo, married, widow, annulled, separated. Tapos dito yung kung kasarian nyo, kayo ay female o male. Dito tayo sa contact information. Yung email na ilalagay nyo, ito po yung email na active email, kasi diyan po mag i-email, mag si-send sa inyo si Red Cross ng sagot po doon sa inyong mga information. Mag i-email po siya sa inyo. So, ilagay po yung active email po ninyo. Ayan. Tapos, dito tayo sa phone number. Ang phone number na to, ito yung phone number na kinukontakan nyo sa Pilipinas o phone number na mga kapatid nyo, mother nyo o kung mga pinsan nyo po. Tapos, sino yung may-ari ng number na to, ilagay mo yung family member. Ayan. Dito naman tayo sa current address. Current address nyo po doon sa probinsya kung saan kayo nakatira. Doon. Lagay mo dito yung province is sa akin, nasa Negros Occidental ako. Yan, Negros Occidental. Tapos kung sa ang city kayo, ko is Bacolod City. Anong barangay po kayo? Andun. Ko is nasa barangay 40 po. Ayan, barangay 40. Tapos yung house address nyo doon sa probinsya po kung saan po kayo nakatira. Ayan. Dapat po maano nyo yan lahat. Malagyan nyo po lahat yan. Kasi para hindi kayo paulit-ulit na magsabi kayo na hindi kayo makapasok kasi mayroong hindi kayo na lagyan. Barangay. Barangay 40. Ayan. Tapos yung house address nyo, puro Katilingban Libertad Extension. Ayan. Tapos dito naman tayo sa emergency contact. Name of emergency contact, yung kapatid nyo o kung sino ang gusto nyo ilagay dyan na dapat kontakan ng Red Cross kung ano man ang mangyari sa inyo. Tapos yung number po niya doon sa Pilipinas. I am employment information. Dito na po tayo. Dito tayo sa occupation. Yung I am, hindi naman kayo mga
nurse o cashier. Pero kung nurse o cashier kayo, pipindutin nyo po itong I am a frontliner. Kung ano. Tapos, ilagay po ninyo yung employed dito sa occupation. Tapos, ilagay nyo dito yung employer name nyo. Yung pangalan po ng amo nyo dito sa work po ninyo. Yung department and work is home OFW. Ayan. Isa po kayong OFW o kung ano po kayo. Yung position nyo is home worker. Tapos yung industry, ilagay nyo lang po dyan is others. Ayan. Country of employment. Country of employment is Saudi Arabia. Saudi. Saudi Arabia. Ayan. Tapos, when was the last time? Kung kailan kayo papunta ng Pilipinas? Halimbawa, unang uwi nyo to sa Pilipinas, yun ang ilagay nyo dito. Kung kailan ang arrival nyo dito, halimbawa, kagaya sa akin ito, papauwi ako ng Pilipinas kasi first time kong umuwi ng Pilipinas, 3 years na ako dito. First time kong uuwi ng Pilipinas. So, ang inilagay kong ang date dito is ngayon kung kailan ang date ng pag-alis ko dito sa bansang pinagtatrabahoan ko. Ayan. Tapos, yung date of departure. Yung pizza na galing kayo dito. Tapos, yung date ng pagdating doon sa Pilipinas. Kasi, bakit sa akin pareha? Kasi, ang date of departure ko, galing ako dito is 29. Dating din ako doon is 29 din. So, gibali 12 hours o 11 hours. Yan. Port of departure, exit country. Exit country is, ilagay nyo kung saan country kayo. Saudi Arabia ko. Saudi Arabia. Ayan. Tapos, dito naman sa baba. Sana. Exit country. Hindi pumasok. Ano nyo dito is Saudi Arabia. Bakit naging Puerto Rico? Ayan. Lagay niyo po Saudi Arabia. Ayan. Tapos dito sa exit city. Kung saang city kayo. Kasi ako nasa Saudi Arabia, nasa city ako ng Riyadh. Ayan. Tapos, how will you arrive? Ano ka ba? Sea base or air? Ayan. Kung barko ka ba o aeroplano. So, syempre air ka. Ang flight vessel. Ito po yung number ng aeroplano. Yung PR5655. Ayan. Kasi yan ang aeroplano na sinakyan ko. Tapos, yung purpose of travel is vacation o kung mag-aano bang kayo sa Pilipinas, yun. OFW, are you an OF versus Filipino worker? Yes. Tapos, what kind of OFW are you? Land-based po kayo. Ayan. Do you work for an LMA? No. Yeah. Exposure history, have you been exposed to COVID-19? So, no. Obvious naman na no. Clinical information, breathing, no. Ayan. Are you pregnant? No. Dito sa identification passport, ayan, ilalagay mo yung identification passport, yung passport number nyo po.
Tapos yung upload identification, mag-upload photo po kayo. Ayan, mag-picture na po kayo sa inyong gallery. Tapos mag-upload photo na po kayo. Ayan. At saka, pagkatapos pala, i-save nyo. Pag matapos na, ma-submit nyo na ang inyong fill out information. I-submit nyo, tapos ang magsisend sa inyo ang QR code. Isisend sa inyo sa email na inilagay nyo dito, yung active email nyo na inilagay dito sa information nyo, tapos mag-send ng email sa inyo ang Red Cross. Yun, tapos mayroon kayong makukuhang QR code. Yun, i-save nyo yun o di kaya i-screenshot nyo, pupunta yan sa gallery nyo. Yun ang ipapakita nyo pag uwi nyo doon sa NAIA bago kayo pag bumaba sa NAIA. Yan, kasi titingnan po yan dyan. Mayroon naman pong option pag hindi kayo makapasok, hindi po kayo makapag-fill out dito sa registration dito. Dito sa ecifredcross.org.ph, pag hindi kayo makapag-registered, pagdating nyo ng NAIA doon sa airport, sa Terminal 1, mayroon namang pila-pila dito na, pila-pila doon na magpaparegistered. Yun nga lang, matatagalan kayo kasi magpipila pa kayo. Pero kung kayo ay nag-registered na dito bago 3 days, bago ang lipad nyo papuntang Pilipinas, so, pagdating nyo doon, diretso na kayong kukuhanan kayo ng diretso. Hindi na kayo magpipila para sa registration. Ayan po mga kabayan. Sana po may natutunan kayo sa video kong ito. Kung paano po magpa-registered, paano po mag-fill out ng registration sa ecif.redcross.org.ph. Sana po ay may natutunan kayo at maraming salamat po. Don't forget to subscribe Mia's TV. Just click the like and click the bell button pa para po ma-update kayo sa susunod po pong video. Maraming salamat po and God bless!